Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panuorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo no, sa aking YouTube channel. At sana itong vlog kong ito ay may share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers ano, sa ating mga kaguruan. At sana matapos yung panuorin yung vlog ko, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong mano-notify. At yung palaging request sa Sir Bong, ano? Favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay maraming lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanuuri nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko ba kasahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. May inilabas na sample class program ano, at alam ko marami na rin ang nakakita nito no, particular sa grade 7. At doon sa sample class program, lahat ng subject areas, English, Filipino, Math, PLE, MAPE, Science, AP at ESP, wala ba akong nakalimutan? Lahat ng subjects na ito ay 5 araw na naituturo. 5 days nang ituturo sa grade 7. So yung dating 2 days ng ESP, starting this school year, ay 5 days na sila. At yung Araling Panlipunan, yung AP, na dating 3 days, starting this school year, ay 5 days na rin sila. So again, ano? This school year, lahat ng 8 subject ay ituturo na araw-araw from Mondays to Fridays. Bukod sa 8 subjects ano, na ituturo araw-araw, isasama rito yung National Math Program or NMP na ituturo from Mondays to Thursday. So, nagiget ba? At kasama rin dito every Friday, ano, Fridays, yung Homeroom Guidance Program or HGP. At itong HGP, no, tuwing Fridays lang ito, isasama rito yung National Reading Program. Isasama rin dito yung Catch Up Friday. So, ganito yung mangyayari. So, lalabas na 9 subjects araw-araw yung pag-aaralan ng ating mga bata sa grade 7. Now, kung 9 subject na yung pag-aaralan ng ating mga bata, learners daily, hahaba talaga yung oras ng pag-stay ng mga bata sa ating paaralan. Alam nyo, dear teachers, ano, base dun sa sample class program, yung 8 subjects ay ituturo ng tig 45 minutes. Lahat ng 8 subjects equal na yung kanilang number of hours in a week. Ano? Except for National Month Program or itong NMP, ituturo ito ng 30 minutes from Mondays to Thursdays. Or Homeroom Guidance Program tuwing Fridays. Alam nyo, ganito yung magiging oras ng pagtuturo this coming school year. Ano? Kung 45 minutes na lang ano, yung daily time allotment per subject area at hindi na ito 1 hour per day, ano ang magiging epekto nito sa teaching loads ng ating mga guro? Ano? Applicable pa ba yung teaching loads na 5 plus 1? Alam nyo, dear teachers, ano, kung ganito na yung application ng number of hours per subject area at kung ganito na yung time allotment, hindi na talaga applicable yung 5 plus 1. Ang magiging teaching loads ng ating mga guro, regardless of subject area, ay 7 sections or 7 teaching loads or 6 plus 1. Kung walang class advisory or any ancillary, 7 sections ang hahawakan ng ating mga guro. Pero kung meron siyang class advisory or ancillary, 6 na section lang yung kanyang hahawakan. So, nagigit ba, Sir Bong? Sir Bong, meron na po bang DepEd memo o DepEd order tungkol dyan sa sinasabi mong sample class program? Alam nyo by now, ay talagang sa pagkakaalam ko no, wala pa siyang DepEd order or DepEd memorandum. Pero ang sabi, maglalabas na. Sir Bong, bakit mo po alam na ito yung i-implement next school year? Alam nyo, advance info ito no, na nag-get ni Sir Bong, nakuha ni Sir Bong. Ano? Kaya lang, gaya ng sinasabi ko, mag-aantay pa tayo ng DepEd memo para dito sa pinag-uusapan natin na class.
program. And now, ano, gaya ng nauna kong sinabi doon sa aking mga sa naunang vlog tungkol dito, even ang grades 8 to 10, ulitin ko ha, even ang grades 8 to 10 ay pareho na ng class program ng grade 7. Yung class program ng grade 7, uulitin ko, no, kapareho na rin ng class program ng grades 8 to 10. Walong subject areas na rin ang ituturo sa grade 8, grade 9, and grade 10. Yun ang ibig kong sabihin. Meron din ang grades 8 to 10 na National Math Program at HGP. Kaya ang teaching loads din ano ng ating mga guro sa grades 8 to 10 ay 7 sections or 6 plus 1. Again, dear teachers, ano, itong sinasabi ni Sir Bong ay wala pang DepEd memo, no, advance info lang ito sa akin. Pero nakita ko na yung sample class program ng lahat ng grade level sa junior high school. Maraming salamat sa inyong lahat.